Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, February 11, 2022. Kung mapapansin nyo nga po ang nakaka-apekto po sa ating bansa, ito nga pong Northeast Monsoon, at meron nga po tayong shear line na nakakapagpaulan dito nga po sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. At meron naman tayong easterlies dito po sa may parte ng Mindanao. At kung mapapansin naman natin na may mga posibilidad na pag-ulan, dito nga po yan sa malaking bahagi ng Bicol Region. So kung mapapansin po natin no, ang maapektuhan nga po nitong ating shear line, ito po nga pong Visayas, dito po sa may parte naman ng Caraga, sa may Northern Mindanao, and Zamboanga Peninsula. So makakaranas naman po ng mga pag-ulan dito naman po sa may parte ng Bicol Region, sa may Quezon at sa may Aurora. Tapos dito naman po sa may Metro Manila, makakaranas din tayo ng malamig na panahon dahil nga po sa Northeast Monsoon. At dito naman sa may Luzon area, nakaka-apekto pa rin sa atin yung Northeast Monsoon, pati dito po sa may Extreme Northern Luzon. So asahan nga po natin ang malamig na panahon dito po sa malaking bahagi ng Luzon. At dito naman po sa Palawan, wala naman po tayong inaasahang mga malalakas o mahihinang pag-ulan na posibleng maranasan. Ayon nga po dito sa ating satellite image, kung mapapansin nga po natin ano, na ito nga pong parte ng Visayas ay posibleng nga pong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Lalo po dito sa may Katbalogan, sa may Burongan, sa may Tacloban, sa Gian, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Baybay, makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan. Pulo-pulong pag-ulan posibleng maranasan dito po sa may parte ng Bohol. At dumako naman tayo dito sa may Mindanao kung saan nga po makakaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may Dipolog, sa Oroqueta, sa Osamis, sa Pagadian, dito po sa may Ipil, sa may Siocon, makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan. Sibuko, makakaranas din po tayo dyan ng mga biglaang pag-ulan, sa may Marawi, Cagayan de Oro, at sa may Gingog. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data sa ating satellite image. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Ito naman po yung ating advanced weather forecast kung mapapansin natin by February 12. Tuloy-tuloy po makakaranas ng mga pag-ulan dito po sa may parte ng Visayas area. Then pagdating po ng February 13, muli pong lumalakas ang ating amihan. At pagdating ng February 14, meron tayong isang low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman ng February 15, mapapansin natin ang makakaranas ng pag-ulan dito sa may malaking bahagi ng Luzon dahil sa muling pagbugso ng amihan at yung ating low pressure area sa labas ng ating bansa. At pagdating ng February 16, mapapansin na nga po natin ano, na malamig na panahon pa rin na mararanasan ng Luzon. At yung ating shear line, kung mapapansin natin, makaka-apekto yan dito sa may parte ng Metro Manila, sa may Quezon, at sa may Bicol Region. At pagdating naman po ng February 17, yung ating low pressure area po, andito pa rin sa eastern section ng Mindanao. At nakaka-apekto pa rin po yung shear line sa may Bicol Region. Pagdating po ng February 18, ito po yung ating possible scenario. Makikita nyo nga po yung ating low pressure area. Andito pa rin sa ating labas ng bansa pero yung kanyang makakapal na kaulapan ay makaka-apekto sa ating Mindanao area. Then pagdating po ng February 19, mapapansin natin malalakas na pag-ulan posibleng maranasan dito po sa may Mindanao. Mapapansin nyo may possible low pressure area din tayo dito sa may parte ng Extreme Northern Luzon, sa may eastern section po yan ng Taiwan. Pagdating ng February 20, ito naman po ang ating low pressure area ay mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa ngayon. Kaya nga po manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung posibleng scenario nitong low pressure area na to dahil malayo pa nga yung ating range ng advanced weather forecast
marami pa pong posibilidad na magbago itong nakikita nating sama ng panahon sa mga oras na ito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.